Napaka-inspiring po ng ating kaibigan ni si Marvin. Si Kuya Marvin, ang kanyang plant nursery dito, ang kauna-unahan sa Rojas, Palawan. Ang kanyang kaalaman, naman na pa sa kanyang mga ninuno na taga Talisay, Batangas. Ang kaalaman na ito ay talagang legit na plant nursery, no? Dahil ang seedlings capital ng Pilipinas ay ang Talisay, Batangas, kung saan lumaki, nakagihas na ni Kuya Marvin ang kanyang pagtatanim. Na di man siya nakapagtapos ng agrikultura, yan naman po ay mulat sa pulbata pa ay natutunan niya sa mga lolo niya pa. Kaya naman, nung nakapag-asawa siya dito na taga Palawan ay nasimulan na at napakaganda ng naging market dahil siya po ang kauna-unahan na plant nursery dito sa Rojas, Palawan. So, lahat ng mga resorts, mga farms, ngayon naman ay naging kanyang market. Patuloy na lumalago ang kanyang negosyo na pinili ng iwanan ang pagiging OFW, gayon din ang kanyang asawa na isang guro ay nilisa na rin ang pagtuturo para siya ay masuportahan sa kanilang lumalagong negosyo. Importante maging best friend po ninyo ang ating mga supplier na plant nursery para hindi po masayang inyong oras. Don't forget to like and subscribe. Ah, magandang umaga po. Ako po si Marvin Cantal, may-ari po ng Marvin Plant Nursery dito sa bayan ng Rojas, Palawan. Nag-iisang nursery dito na dito kayo makakabili ng pinakamaraming mga fruit-bearing trees na sari-sari at iba't ibang varieties. Bali po itong plant nursery po ito, sir. Ito po hanap buhay na po namin sa Batangas pa. From my grandmother and grandfather, ito na po yung hanap buhay namin bago ipinasa sa magulang ko hanggang sa naging kami na ngayon yung nagmamanage ng mga ganyang plant nursery. Ngayon, nakapangasawa ko dito sa Palawan. Kaya sabi ko, why not na dalahin ko yung plant nursery dito. Ako lang po yung nag-iisang nursery dito sa Palawan. Halos lahat ng klase makukuha nyo at mabibili nyo dito sa nursery namin. Meron po tayo mga iba't ibang varieties ng mango like Chokonan mango from Thailand, Golden Queen mango from Taiwan, meron din po tayong Nandok Mai from Thailand, R2A2 from Australia, UN mango number 6, isa sa pinakamahal na mango sa buong mundo, from Taiwan din po to, at saka meron din po tayong Florida mango. Pinaka-rare po natin, meron po tayong Taiwan green apple. Yun po yung tinatawag na jojoba. Yung jojoba po, from Taiwan po siya, na kagandahan po niya, na-adapt na po natin dito sa Pilipinas. Bago nakakapag-cultured na rin po tayo through grafting. Kagandahan niya, akma rin po yung Taiwan green apple dito sa Pilipinas. Akma po dito sa klima natin. Tsaka hindi na tayo mag-worry kung mag-isip na baka mamatay or hindi kaya yung klima natin dito sa Pilipinas. Kaya na po niya na magpalaki at magpabunga dito sa Pilipinas. Ito na po yung kanilang planting materials. May bunga na yung isa. Parang napakaliit pa nito para magbunga. Oh, yes po. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na kanina na 3 months pa lang nagbibigay na ng bunga. Mm-hmm. Kaso nga lang po, pag yan po ipinadiretso mo, ganito po yung mangyayari. Oh, sinlaki lang ng kalamansi. Maliit lang po talaga yung bubunga niya. Pero ito, kung matured na yung puno, gaano kalaki siya? Ang kwan po niyan ay malaki, para po siyang dalandan. Yung malaki bunga niya, malaki po. Mas malaki pa sa kamatis. Kung mas malaki pa po sa kamatis. So ngayon, dahil ito, nabansot. Ito po kasi, ito po, pag ginrafted mo, after 3 months, magbibigay na agad ng flowers. Mm. The problem po niyan, pag pinatuloy mo naman, lahat po kasi ng nutrients na nakukuha ng ugat niya, dito na lang lahat ibibigay. Sa prutas. Hindi kaya, na siya lalaki. Hindi siya lumalaki ng katulad nito. Mm. Pag-obserbahan nyo, sir, ito, mm. Ito po magkasing edad siya. I see. Palibasa, ito, pinatuloyan namin ng bunga. Mm. Ito, nagkaka-cuttings kami. Lahat po ng mga tuyo na yan, yan po mga pinagbulaklakan. Mm. Pag yan po hindi mo pinatuloy, ganito po siyang ka-healthy. Ayan. Mabilis maglaki. So ideally, tanggalin mo na lang. Tanggalin mo muna po. Mga ganyan po, pwede mo siyang ganyanin. Pitasin. Opo, pwede mo siyang pitasin. Ito yung mga bulaklak, ang dami. Yes po, yan po. Ang dami, mamulaklak. Bunga na po, diretso bunga na po yan. Sa isang ganito po, ang lalabas po niyan, mga 3 to 4 pieces na bunga. Kaya po, pag ito, pinatuloy mo lahat yan, babansot lang po talaga. So, wag po kayong manghinayang sa bulaklak. Establish nyo muna yung puno para mas
ma-maximize nyo yung potential nyo. Siyempre, malaki, mga ganito kalaki ang bunga. Yes po, yes. Yan po. Dito po sa Palawan, almost 5 years na po. Ang nursery namin dito, kumbaga dito po sa highway, bali magwa 1 year pa lang po kami dito sa highway. Dati po kasi doon kami sa loob, naglipat kami dito sa highway para maganda na rin po yung opportunities na binibigay na marami rin pong mga dayuhan or mga turista or mga tao na makakaalam na meron dito nursery. Pinakamabili po number one, calamansi, rambutan at saka mga mangoes. Kaya po namin binubuhay yung mango. Kasi dito ang problema po sa Palawan is mango farm people. Bawal po magpasok at maglabas ng mango dito sa Palawan. Bawat bayan po, mayroon po mga nagbabantay ng pampo sa mango. Kasi ang number one po dito yung sakit ng mango na farm people. Kaya po dito sa Palawan, sinasabi namin, magpipwede natin mapatay or mawala yung mango farm people sa pamamagitan ng makabagong agrikultura. May mga dayo na bumibili ng mga properties na nagpa-farming. Ang in-introduce ko sa kanila, yung mga iba't ibang fruit-bearing trees kasama yung mga mangoes. Dito naman, yung mga nabibili nila sa akin na kalimitan is calamansi, rambutan, mango at saka itong dalandan. Ngayon naman po sa nakakatuwa, mga bumabalik sa akin dito mga kliyente, mabalitaan ako na nagkuha na sila, kumbaga nagkakaroon na sila ng profit sa mga binili nila sa aking mga seedlings, napapakinabangan na nila, na ibibenta na nila. Yun po ang kagandahan, yun po yung balik sa akin, kumbaga masayang-masaya na ako doon. Although na medyo siyempre hindi natin maiiwasan na mayroon tao na tumatawad or kwan. Wala naman pong problema sa ganun. Ang gusto ko lang maging balik yung in the future, napapakinabangan nila. Sa ngayon po, ang tubig po dito mahirap po talaga. Kasi yung tubig namin pinagagalingan ngayon, yung iba nawala, yung iba humina. Dito sa amin, yung kinukuna namin before, may mga stock dito kami ng tubig. Yan po dati, hindi naiigahan, pero ngayon, sa sobrang talagang init, naiigahan siya. Bago may nagpa-drilling kami, the problem ng drilling namin, mahina pa rin yung tubig na lumalabas. Bali, ako po ay hindi isang agriculturist. Marami po nagtatanong sa akin kung agriculturist ako. Ako po ay hindi agriculturist. Bali, ito po ay minana ko lang po sa mga lolo't lola ko na yung kaalaman na ito. Ito po yung kumbaga salin-salin ng kaalaman. Bata pa lang po ako, parang mga 7 years old o 8 years old. Sumasama na ako sa lolo't lola ko na nagtatrabaho dito sa, tawag po sa amin ng punlaan. Tatrabaho po kami dyan. I think mga 12 years old, marunong na po ako magdugtong, magbading. Ayan po, kumbaga, ang kinuwang ko na lang sa sarili ko, sige, gawa tayo ng gawa ng ganyan, walang problema kasi nung araw, basta magkaroon ka lang ng perang konti, okay na eh. Hanggang sa lumaki po, hindi ko naman po inaasahan na ako'y babalik sa ganito. After ng abroad for good, sabi ko, dito na lang ako magpo for good sa Pilipinas na kasama ko pa rin yung mga halaman. Dito po, malaking benepisyong binibigay sa amin ng nursery. Sa financial po, maganda pong kita talaga. Kaso nga lang, hindi po ito katulad ng ibang negosyo na monthly, mabilis. Kasi po yung term po namin dito sa nursery, sa aming mga taga-Talisay, ang paghahalaman po ay para sakit ng tiyan. Ilang buwan kang hindi sumasakit ang tiyan mo, pero pag sumakit ang tiyan mo, talaga namimilipit siya sa sakit. Dito naman po sa nursery, ilang buwan kang mahina ang benta, pero pag andyan na yung mga buyers o mga mamimili, talagang biglaan po talaga yung pera. Yun po ang kagandahan ng nursery. Although, malaki rin yung gastos, pero ang kagandahan po, malaki yung balik. Ang kasarapan po niyan, yung malaking ibinalik niya sa amin, yung pagkakaisa ng pamilya. Kasi po, nung nasa abroad ako, wala akong iniisip kundi sila. Hindi ko sila mayakap, hindi ko sila mahalikan, hindi ko sila
malambing or mga anak ko hindi ko malaro. Yung pag-resign ni Mrs., yun din. Although nakakausap nila, nakakausap namin siya, hindi naman niya malaro or kumbaga yung pagbubuklod din sa pamilya, wala eh. Kaya nung nag-resign po siya, tumigil ako sa pag-abroad, nag-focus kami dito sa negosyo. Ang kasarapan po noon yung magkakasama kami araw-araw. Sa agahan, tanghalian, hapunan, magkakasama po kami. Ayun po ang kasarapan po. Lahat po, kahit siguro, kahit malaking sahod na ibigay sa akin sa abroad or malaking sahod na ibigay sa akin misis, siguro pipiliin pa rin po namin dito. Kasi unang-una, anytime pwede ko silang makasama. Yun po yung importante sa akin. Hindi po yung malayo sa pamilya. Yun po yung malaking ibinigay sa amin ng nursery. Dito po sa Palawan, ang kagandahan po dito, kumbaga, buo pa po yung mga bundok. May mga nasisira na, pero halos sa wala pa po sa 1/4 yung nasisira. Pero wag naman sana na dumating yung panahon na sisirain nila lahat. Yung kagandahan nga lang po dito, buo pa yung bundok. Ang problema nga lang natin dito sa Palawan, yung mga investor, developer. Kasi dito sa Palawan, ang pinopromote nga namin yung pagtatanim, eh, yung iba naman sumisira. Para sa pasariling kwan lang talaga, siyempre hindi naman tayo pwedeng kuha kasi sila yun eh. Yun nga lang po ang kagandahan dito sa Palawan, yung karamihan po ng, halos karamihan po ng mga bulubundukin dito, buong buo at saka sariwang sariwa po. Sa larangan po ng pagtatanim, tayo po, sabi ko nga lagi po sa mga kliyente ko, ang isang halaman po, pag nagtanim ka, parang bata. Ang bata po kasi, simula sanggol hanggang paglaki, aalagaan mo. Sanggol, bibili mo ng gatas. Paglaki, bibili mo ng mga gatas, vitamins, ganyan. Ganon din po sa halaman. Ilang taon mo siyang alagaan, bibigyan ng vitamina, ng protection sa kanya mga dahon. Dekada po yan. Ito, halimbawa, tumagal po yan ng 10 years, 15 years. Bago po putulin mo na lang basta. Ang pagputol po, wala pang isang oras. Mabilis po. Yun po ang, kumbaga, masakit din po sa kalooban na nangyayari yung ganun. Ayun nga lang, siyempre, wala tayong magagawa. Kasi, kumbaga, unang-una, kumbaga, property nila or pagpalagay na natin na personal nila yon, wala tayong magagawa sa mga ganun. Pero kung halimbawa, may iwasan natin magputol ng kahoy. Kasi sa totoo lang, iba na po kasi ngayon yung panahon. Iba na po yung init na binibigay niya. Hindi po katulad dati. Nais nyo pong ibalik uli o pagandahin uli ang ating kapaligiran o ang ating kabulungkutan. O kung gusto nyo po, halina tayo magtanim uli at pagandahin natin at na palawakin natin yung mga halaman dito sa ating kapaligiran. At hindi lang po sa Palawan, kahit sa buong Pilipinas. Yun po. Patuloy po tayong pangalagaan ng ating kalikasan. Nananawagan din po ako sa ating kinauukulan, sa mga nagro-road widening. Huwag naman po natin sana sirain ang ating mga puno, patayin. Kung pwede pa po nating buhayin, bungkalin, mag-effort din po sana kayo na i-relocate po ninyo ang mga punong ito nang sa gayon ay sila po ay mapakinabangan pa natin at mabawasan ng init. Inaanyayahan ko po kayo na magtanim na rin kayo sa inyong mga bakuran. Kung ang bawat bahay sa ating mga villages, sa mga bawat bayan, ay makakapagtanim ng isa o dalawang puno sa inyong bakuran, siya naman pong itong malaking ibibigay, idudulot sa pagbabago ng paglamig pa ulit ng ating klima. Kaya patuloy po natin na buksan ang kaisipan, magtanim kahit simpleng maliit na bakuran,
may dagdag na pagkain, may menu sa gastos at pwede nyo pang pagkakitaan. Kaya agree sa agree. Don't forget to like and subscribe.